It was received December 20, sir, at around 3 p.m. in the afternoon. What, did they respond? None, ma'am. No reply? No reply, ma'am. Not even an acknowledgement that they received it? They had received the document, ma'am. No, but no actions taken on... Director Chong, you were saying something? Madam Chair, yes, we received the report of PNP ABCO on the incident last December. And what I did, ma'am, was I requested our head of security to conduct an investigation. They did. They submitted a report. PNP ABCO was copied on that report. And we also served the copies of the report to DINATA. And in fact, DINATA terminated one of their employees and suspended another employee because of that incident. And just to give you an idea, ma'am, there were no passengers that boarded on that flight. Based on the information that we have, there were about 11 passengers that came in with 4 crew. 10 passengers went down. And the only passenger that stayed was actually a transit passenger. So, bumalik lang po siya dun sa next flight. Mr. Chong, hindi mo sinagot yung sinasabi ni Colonel Campo eh. Nag-submit sila sa inyo ng report tungkol dun sa discrepancy nangyari noong December, and yet no response from you telling them or explaining to them what have you done para yung makapag-comply dun sa kanilang request at para hindi na mangyari yung insidente. Meron po, sir. So, sino nagsisinungaling sa inyo dalawa? February 6 po. Sabi niya, wala eh. February 6 po, ang tumanggap po si Police Corporal Morales. Colonel. Meron po kaming document tracking slip, sir. Nandito, ipapabigay ko na lang po. Siya po ang pumirma nung receiving copy of our investigation report. We will track on that data, sir, because as far as I know, wala po wala. Okay. Personnel sa... Lastly, kung sino man po, Colonel or Mr. Chong, yung hindi na kinig sa ABCE group na pinapipigilan yung paglipad ng eroplano, and yet lumipad pa rin, dinaniwala, dapat yung po, Mr. Chair, maimbestigahan. Eh siguro, yun ay isa sa mga leader ng sindikato sa human trafficking. Mr. Chair, if I may. For the record, the head of the aviation group is General Labirin. Dapat nagpalit kayo ng upuan eh. Kaya natanong ko tuloy si Colonel Campo. Oh. Yes, Your Honor. I am the director of the PNP ABCE group. However po, yung mga on that unfaithful day on February 13, on ground po kasi si Colonel Campo, so he can better answer the queries that being thrown to us, Your Honor. Senator Estrada, sa question. Colonel Campo, tutuloy ko na may sumagot. You mentioned earlier that you went there and unfortunately the gate was closed. Am I right? Yes, Your Honor. All right. What time was that? May I check on my... Gabi. It's around 10 o'clock. In the evening? Yes, sir. The gate was closed. Yes, sir. Why did you not assert your authority as police officers? Because that is your duty. That is your right to inspect. And that is your job. Sir, if the door of an aircraft is already closed, it is considered as in flight. And the pilot in command of that aircraft, sir, is the pilot. And we don't have a contact on the pilot. So, on my behalf, sir, I tried to call up KAAP through General... Were you successful in calling them up? Were you successful? Yes, sir. Okay. Why did this madam, this lady, Miss Marlene Singson? Yes, sir, Marlene. You mentioned earlier that the KAAP did not coordinate with your office. What I mentioned was... Yes, sir. I am telling the truth, sir. No one received a call from Manila Control Tower po, from the group of PNP ABCEG. So what can you say, Colonel Campo? That's true, sir, because I called General Jojo Robles because I don't have contact with the tower. So, perhaps General Robles, ikaw pala. Oh. So, tinawagan ka
Did you inform Control Tower? Permission of Senator Estrada. Ano papel ni Colonel? Siya ang head ng retired police officer. Air Force officer po ako. Air Force officer, yes, now part of the MIA. Ganun ba? No, sir. Ng kaapo, sir, as Investigation and Intelligence Division Chief. So, ikaw yung dapat magbato doon sa Control Tower, sir, na i-hold. Were you there, sir? At home na po ako noong oras na yon, sir. At home. But you were contacted through mobile telephone na something is going on and you can relay it to Control Tower. Anong ginawa niyo po? Sir, I received a call at 10:23 po ng gabi through Viber. No? Tumawag po si Colonel Campo and informing me na huwag pa-take off yung aeroplano. Sabi ko, bakit? Nasaan ka ba? Sir, nandito ka sa MIA. So, ang sabi ko po sa kanya, pre, makipag-coordinate ka sa MIA kasi jurisdiction nila yan. Nasa ground pa po yung aeroplano during that time. Sabi ko, then give me nga yung deal. Captain Tamayo, ikaw daw eh. Ikaw yung pinaka-head ng security doon sa tarmac. Hindi po, sir. Hindi po area ng kaap. Ang may hawak po doon, MIA po ang may hawak sa tarmac po, sir. Wala pong kinalaman ang kaap doon sa area na yan. So ano po ang pwede niyong gawin bukod doon sa pagbato uli nung tanong ni, nung request ni Colonel Campo? Binalik mo uli sa kanya eh. Time is of the essence. Yes, sir. Umaandar na yung aeroplano, sarado na yung pintuan, mataas na yung temperature ng aircon, nire-rev up na. Binalik mo uli sa kanya yung tanong. Ikaw na, pre, ang tawag mo. Apparently, magkaibigan kayo. Pre, tumawag ka na lang sa MIA. Ganito po, sir, yung nangyari. Nung sinabi po niya sa akin yun, sir, since yung aeroplano po, according to him po, bukas pa po yun, sir. Nasa ground pa. Nandoon po, nakikita niya at distance siguro. So, ang ginawa ko po, that is a jurisdiction of MIA. Dapat coordinate ka na. Kasi nandun po siya sa area eh. He can go directly to the MIA. Nandun po siya eh. So, ang sabi ko po sa kanya, wala ka bang deputy na pag wala ka, nasa bahay ka na, siya na yung in charge? Hindi po namin, sir, area yung lugar na yun eh. MIA po yan, sir. Tamayo, kanina, kasama ka dun sa horizontal, siguro, chain of command na may discretion ka rin. Sino magpapahinto dun sa aeroplano? Hindi naman pwedeng harangin yun. Humiga dun sa harap si Colonel Campo. Sir, kung may sapat na dahilan po, sir, ito po, meron po tayong protocol, meron po tayong chain of command. In my level po, sir, kung ang information na binibigay sa akin, sa akin po, sir, is or hearsay or... Kasi wala po kaming idea sa kaap, kung ano yung nangyayari. Whatever, katulad po noon, meron sinasabing trafficking. Nalaman ko lang po, nung oras na tinawagan ako ng 1023, nagpapatulong siya na pa-stopin yung aeroplano. So, ang sabi ko po, since jurisdiction ng MIA, yung area na yan, go direct to MIA para pa-stopin po yung aeroplano. Something you could have done, natawagan sana si Ma'am, Miss Maribel Singson, tawagan kayo. Ma'am Maribel, may insidente rito. Can you help us verify this? Tigil muna, pansamantala. Marlene. Pwede ba ho yun? Sa halip na, ibalik po kay Colonel Campo. Bahala ka na, pre. Ang ginawa ko po nun, sir, since kami po, sir, nagkakaroon po kami ng meeting with Security and Intelligence Agency. Ang chairman po namin is si Sir Chong. I tried to contact General Gonzales. Nag-text po ako sa kanya and then nag-send ako ng Viber. Pero hindi ko po makontakt si gabi na po siguro. So what I did is... General Gonzales here? Can you pinpoint yes. the process? Yes, Chairman po. Would yes, you allow you to respond later on? So, continue, General Robles. Iberti, next mo. Yes, sir. Kasi po, yun po yung pinakamalapit na pwede kong gawin. Kasi nasa tarmac pa po yung aeroplano, hindi pa po lumilipad. Ibig sabihin po, may access po ang MIA during the time. So, lahat po ng jurisdiction ay nasa MIA. Sandali lang, Mr. Chair. Colonel Campo, ba't kinakailangan patawagan si General? Dapat wala nang ganong klaseng sistema. Dumiretso ka na agad sa kaap. Kasi halimbawa, kung yung cellphone niya nakapatay o hindi siya available, do you have to call him all the time? Nandun ka na sa ground. Ba't ka pa dumadaan sa kanya? Rekta ka na dapat sa kung sinong pwede makausap para pigilan yung aeroplano. Why not given that
responsibility, that authority. Kailan pang duman dito kay General Robles? E paano kung si General Robles ay tulog at hindi pwedeng gisingin? Yes, sir. Nandun ka na eh, di ba? Yes, sir. I was so, kumbaga, there. Sorry, sir. Kumbaga pala, inutil ka. Hindi, kumbaga, you cannot function without talking to him. Bakit pa kinakailangan patatawag sa kanya? Eh, wala naman siya doon. As mentioned, sir, a while ago, I do not have a direct contact with the tower. So that's why. Direct contact. Then from now on, you should have a direct contact kung kinakailang puntahan mo mismo. Gamitin mo yung motor mo, kotse, whatever. Dapat yan, noon pa, meron kang direct contact sa lahat. MIA, KAAP, Immigration, Customs, you have to have direct contact with them. Hindi yung aasa ka kay General para si General babalik sa'yo, sabihin, "Hoy, Colonel, bata, pare, tawagan mo si ganito, si ganon." Ang daming mga dinadaan ng proseso. Ayan, tuloy, nagkaroon ng lusutan. Sir, kasi kung ginagawa mo yung trabaho mo ng tama and you know what you're doing, then this could have not happened. It could have been stopped. Like Senator JB here said, this is not the first time. Third time na pala ito, fourth time. O siguro tama, nagkabukulan. Nagkaonsehan, kaya yun, nagsilabasan to. Salamat doon sa big geographer, inilabas to. Pero sa tingin ko, meron nangyari dito irregularidad. Hindi nagkatama yung hatian, kaya nagsilabasan na to ngayon. At this is not gonna happen again. I think General Robles, you pointed to a certain General Gonzales. Pinasa mo uli sa kanya information. Nasa bahay ka na. Yes, sir. The reaction of General Gonzales, ano naman po yung pinasa nyo ba ulit ito sa iba o may action kayo? Time is of the essence. Kasi ano na ngayon? Siguro mga 10:33 noon. Baka 10:45 na yan. Mr. Chairman. Go ahead. You've taken it out. Mr. Chairman. Actually, sir, when I saw my cell phone in the morning, I saw a missed call. Because it's already 10:40, I think. 10:45 na. 10:45 siya. Nakalipad na aeroplano. Nasa ano na yon? Malapit-lapit na sa Dubai. Malapit-lapit na sa Dubai. Palalanding na po yun. Lalanding na. So, natanggap niyo po kinabukasan. General Robles, hindi na kayo nag-inquire, nagtaka, hindi sumasagot si General Gonzales. Tulog na rin, pahinga na. Wala na kayong... Wala na. Yung tawag po ko sa kanya is that is 1026. Then, nag-return call po sa akin si Colonel Campo. Ang sabi niya po, sir, huwag na. Nagsarado na po. Paalis na po yung aeroplano. That is 1028 po to be exact. That was a sign of helplessness na wala na magagawa kahit sumagot si General Gonzales. So nakikita po natin parang may broken chain of command. Walang redundancy. Kung sino yung, kung wala na doon, walang kapalit. Captain Tamayo, wala ba talagang gano'n? Wala nang in charge. Ganon din yung ginawa natin noon si Senator Grace po, yung glitches noong January 1. Diba? Before you answer, I'll recognize Senator JBRs ito. Mr. Chair, siguro para sagutin na rin yun, ano ba talaga yung international chartered flights, yung protocols? So, what was broken? I think, Mr. Chair, clearly, kung kasamang evasion sa huli, immigration, Bureau of Quarantine, BOC, tapos yung evasion security unit na hindi pa na-inspect, bakit ho, na, why was the protocol broken? Tapos pinayagan lumipad. Clearly, there was a breach of protocol here. Sige po, pwede ba kisagot? Ma'am, sige, sa control tower, ano bang natin or kaap? Thank you po, through the chair. I would just want to clarify po, the flight plan processing po sa amin, we require documents attached to the flight plan itself. So ito po yung flight plan, sir. Kasama po nito ang general declaration ng sinubmit. So may GenDec po. Actually, yung GenDec po actually is, nandun po yung talaga mga pangalan ng passengers who are supposed to board, plus the names of the crew. Aside from that, yung approved slot request, kasi na-IA is slotted, so ilalagay po namin dito kung anong oras siya pwedeng lumipad. In this particular case, nakaslot po siya ng 10:30 ng gabi. And aside from that po, we are deputized by the Department of Foreign Affairs to issue exit and entry permit. Dahil foreign registered aircraft po siya, so we also have the exit and entry permit for regulatory purposes po. Plus, attached to that po, dahil hindi naman po Filipino yung lisensya, yung pilot, ina-attach po nila yung license nila for verification na talagang
kaya nilang ilipad yung aeroplano. Before, sorry to interrupt you, but before you issue the clearance, though, yung BIQ kailangan, di ba? Yung form. Sir, opo. Andyan yung BIQ. Is the aviation unit also part of that, the BIQ? Sir, part of the attachment of the flight plan is the statement from the clearance from the CIQ and the clearance from the PNP. Pero in so this case, but in this case, hindi nga po na-inspect ng PNP Aviation Security Unit. Bakit pinayagan na lumipad? Bakit pinayagan na isara ang pinto? Ay, but before you answer, siguro tanihin ko na rin si Mr. Tuban? Lokban. Hindi, si ano, si sa immigration. Wala akong salamin eh. Juban. Juban. Sabi nyo kanina, no, may mga PNP officers doon. Were there PNP aviation unit personnel? Yes. Or airport police? Magkaiba kasi yan eh. May airport police pa eh, di ba? Actually, pagdating ko pa lang po doon before 10 p.m. at around quarter to 10 nga po yun, may dalawang naka-uniform na police na po na personnel na nasa loob na po ng aeroplano. PNP yan? Was that PNP or airport? Naka-uniform po sila ng police and then meron po yung... Hindi, kasi dalawa yung police dyan eh. Airport police is different. Entirely different from the PNP. Ano siya? I cannot say po kung... Hindi, magkaiba uniform. I'm sure you're assigned to the airport. Di pwede, di po alam. Blue ito, ang airport police, gray and black. Naka-uniform po na blue. Blue. And I received a report also, Mr. Chair, as siguro tatanin ko lang kay airport manager, this is not the first, the second, third time na ho daw nangyari itong incident na ito. Would you confirm that? Mr. Chair, based po dun sa documents na nakuha ko, pang second po ito. So, but prior to this, and yung nangyari incident December, may isa pa daw, no? And I received information, Mr. Chair, that yung pong concern ni Senator Dulfo kanina, airport police ang nag-escort from Delta Gate or whatever gate, sila pa ang nagdala hanggang doon po sa plane side. Any airport police personnel who are here? Please identify yourself. Sir, good afternoon, Your Honors. Airport Police Superintendent Luis Cometa Jr. Ako po yung OIC, officer in charge ng Airport Police Department. Would you confirm that this personnel that boarded this aircraft were escorted from the gate by the Airport Police? Yes, Your Honor. And hanggang po dun sa immigration area in the plane side, and then yung patrol po ay dumiba na po after that. No, pero anong protocol? Bakit sila ine-escort nyo? Was there a request? O very VIP ba ito? Bakit sila masyadong naging airport police pa ang nag-escort sa kanila? Your Honor, that is part po ito ng approval ng request nila. Yeah, with the lead guide. Dahil po may security and safety measures po dun sa loob kasi may mga aircraft po. Ano po ang nag-request nito? Si Globan po. Globan? Opo. Yung incident last December, did you also escort yung pong kanila pong mga pasahero sa international charter flight? Sir, bakit po kayo naniniwala sa utos sa inyo ni Globan? Sa magkano kadahilanan? sa anong dahilan pala? Sorry. But kasi utusan ka lang. You're an authority. You are an airport police. As such, ikaw ay otoridad. At pwede mong tablahin to. Bakit kayo nakikinig sa utos nitong Globan na to? Kung sabihin ng Globan lumundag, sabihin mo how high? Utu-utu kayo sa Globan. Pero syempre, may dahilan nyo kung ba't ka nagpapautu sa Globan, right? Your Honors, the guide has been... Kasama ho ba sa mandate nyo yan na kapag inutusan kayo ng ground handler, susundin nyo kahit na illegal? Your Honors, may approved request po from the Office of the IGMECS to have a lead car po. Kaya po, na-escortan po. At AD, ano po yan? ADBS? AGMECS po, Assistant General Manager for Security and Emergency Services. Personality? General Gonzales po. Kasi pag-escorted, Mr. Chair, so hindi na pwedeng galawin ng immigration, hindi na pwedeng galawin ng ABSICOM, wala na pwedeng gumalaw kasi escorted na yun ng airport police eh. So kung wala sana kayo doon, eh maraming pwedeng mag-check. So from now on, dapat itong Globan ninyo pinakikinggan. Tatawa-tawa po kayo, sir. Mr. Gonzales, before you answer that question, I would like to ask, since Globan is the ground handler, do you submit a list of names of individuals, A, who are passengers, B, who are
well-wishers? The ones, sa yun ang mga naghahatid. Di ba, since ground handling kayo, Mr. Lukban, dapat meron din kayong listahan ng mga sasakyan na maghahatid sa loob, pati yung mga kung sino yung driver, etc. Meron po. So, sinabit nyo kanino po? Sa MIAA po, sa office ni... So, may General kopya kayo, Mr. Gonzalez? Yes, Madam Chair, Madam Chair, I have the copy of the request as part of the requirement ng pag-provide ng handling po ng Globan. Ito po yung document. They have the name of the driver and the vehicle plus the plate number po as part of the... Pero walang passengers po. Yun ang... Yes po, Madam Chair. So, yes, para yun, yun yung flaw na nakikita natin, no? Maybe from now on, all the passengers that are supposed to be within the security protected area should also be listed. Hindi lang yung driver, di ba? Which is actually kind of pakitang tao eh, na chinek namin yung driver. Para bang nung meron tayong pandemic noon, pagpapasok sa establishment, yung driver lang ang kukunan ng temperature, pero yung mga pasahero, hindi naman, di ba? So parang ito, para lang masabi na may nagawa tayo. Pero actually mali yun. Tapos, pasensya na Globan, pero di ba na sabit din yung pangalan ninyo dahil dun sa mga sa Dargani incident. Okay, ang nag-report noon kaya hindi naka-take off, immigration din naman ang nag-tip off. So, yon points for immigration at that time. This time points for PNP. May I ask your opinion on that? Didn't you vet the passengers who will charter the flight? Ma'am, pasensya na, ma'am, Madam Chair. Ano po yung bet? Pasensya na talaga po. Kinlir. Inimbestigahan. Vet. Wala po kaming kakayanan mag-imbestiga. Hindi naman imbestiga. Alamin. Sino ba yung pasahero? Ilan ba to? Kasi, Kalambi po nga po ang handler, pero lahat po ng impormasyon binibigay na namin sa immigration pagtao. So may information kayo. Meron po kaming... Bawa taong nakalagay, anim, bakit naging 15 o 14 o 13, di ba? Hindi, sir. You can be cited for contempt, sir. Alam mo naman. No, sir. Issue rito eh. Hindi, alam ko issue din. Ang sa akin, sir, sasagutin ko ng tama lahat. Gusto ko po malaman kung alin po talaga muna ang pag-usapan yun sa Dargani. Oy. Kanina ka pa nakikinig dito. Pinag-uusapan natin, February 13. Ah. Bakit ka napunta sa Dargani? Hindi. Either you shut up or we'll kick you out here. No. Niloloko mo na kami. Mr. Chairman, kaya ko nabanggit yung Dargani is because of the track record of Globan transporting passengers. Now, it's not a misinterpretation of Mr. Lukban. I actually mentioned it because I'm trying to prove a point that Globan transports passengers and submits the name for clearance. So, maybe that's why you submitted the name of Dargani, kaya nalaman ng immigration. Opo. Kaya na-tip off tayo. Opo, in all honesty, talagang pero, parati po sinasabit namin lahat ng pangalan. Wala kaming tinatago. Okay, sige. Pero actually, Mr. Lukban, ganito lang yun. Dapat malaman mo ang ibig sabihin ng vet. Kasi presidente ka ng kumpanya that will actually have to, kung yung bangko nga meron, know your customers. Kahit papano dapat may konti kayo. Kasi it might be a liability for your company pag hindi nyo nakilala o ganyan. Mr. Lukban, ilang kayo magkakalaban sa negosyong ito? Ikaw lang ba doon? O monopoly mo ito? Marami kayo? Eh, hindi po. Marami po rin. Pero mga siguro, yung sa alam ko po, siguro mga sampo, ganyan. Sampo kayo, competing for passengers, departure, arrival. Binibigyan kita ng advance notice. Pagdating ng August, makatanggap kayo ng handling. Kasi FIBA World Cup natin, may sariling aeroplano si... kasama si LeBron James, may sariling aeroplano yon. Yung mga NBA superstars na darating, kanya-kanya yon. So, ibig sabihin, pag yung mga ganun mga pasahero, siyempre, excited ka. Ito, yun na yung betting. Ito, pasahero namin, na-handle namin si Kevin Durant darating sa Pilipinas. So, hindi mo dapat sabihin na, hindi ko alam ho yung ganun. Sampu lang kayo nag-aagawan sa ganitong negosyo. And I think you are you have more expertise. Ilang taon na kayo? 57 po. Hindi, in business, yung ano, yung Globan. Hindi yung edad mo. Pambihira ano, natin. Sorry. Ha? Sorry, Chairman. Ilang taon na kayo nag-ooperate? Nagsimula po kami 2003.
Oh, 20 years na kayo. Upo. 23 years na kayo. Napatawa mo si Senator Jinggoy nitong... Senator Estrada, you have further questions? Sumasakit pa at sangko yun. Please, pinatawa tayo ni Mr. Lukman dito. Mr. Lukman, baka may mga iba pa kayong napabiyahe sa aeroplano nyo. May Garcia ba nakasama dyan? Noong 2004? Kasi 2003 kayo eh. And then, don't answer that. I'm just trying to inject humor. So again, my dear colleagues, apparently what is lacking here is the coordination between PNP and the security group and the control tower. But I have here in my possession a safety and security for flight coordination. Clearance granted. PNP unsigned. Unsigned. This is dated February 11. Unsigned. So, paano po mapapalipad ito kung wala namang pirma yung PNP? And then, there is another one, PNP. Sarili lang nila, walang pirma yung MIA. Signed sila, pero recommendatory nila for aircraft exit clearance. But this safety and security for flight coordination, dapat ang pipirma, tatlo. Nakapirma po dito, ang unang pumirma po ay Gani Lukban. Sino po si Gani Lukban? O, yun. So nakita mo to? Hinawakan mo to, di ba? Opo. Pirma mo to? Oo. Oh. So nakita mo wala pa yung pirma ng PNP, may pirma sa baba. Di sana nagdalawang isip ka na, boss, mukhang delikado tayo, wala pa palang clearance. Ito po, nandito yung pirma nyo. Sir, i-check ko rin yan. Yun ang tamang salita. Oo, yun ang tamang... I-check ko rin para sigurado. Yes, sir, sir. Kasi po, wala po ako nung araw. Sir, yun ang tamang meaning ng vet. I-check. Oh. I-check. Yun ang tanong sa'yo ni Senator Grace po, hindi mo chinek, hindi mo binet. Bilang presidente ng kumpanya for the last 20 years, dapat chinek mo. Mahirap medyo yung vet. Hindi mo na-perma, hindi mo na-check ito. Mr. Chair, pa-spelling mo sa kanyang vet. Ano spelling ng vet, Mr. Mukhang, Mr. Lukban, dami ka lang ba? Dami ka lang ba ng Globan? Ano po? Dami ka lang. Hindi ikaw talagang tunay may-ari. Ginamit yung pangalan mo para magkaroon ng negosyo. May-ari po talaga. Nagsimula kami talaga. Ikaw talaga? Opo, kami. Anong kasama? Hindi ka dami. May mga kapartner po ako. Okay. May kayo, madami. Lima po, bali. Mr. Chair, mabalik ko lang kay, kung pwede, if I may ask. Kay Mr. Chong, the manager of the Mayor Airport, general manager. So, inamin mo kanina na marami kang lapses. Am I right? So how will you improve with those lapses that you committed? How would you correct them? Well, the first one, sir, is yung Mr. Chair, yung tinatanong po ni Senator po doon sa mga listahan po ng mga sumakay. So the first thing that our airport police did is to issue a new security measures at airside access gates. Tapos lahat po ng mga tenants ng mga concessionaires ng mga hangars doon, pina-read and sign po namin doon sa bagong directives or security measures. So lahat po, Senator po, na sinabi nyo kanina na pagpasahero, hindi kailangan ng access pass pero dapat nasa flight manifest. Pag well-wisher siya or security, kailangan kumuha po sila ng access pass. Second po, pagpasok po nila, kailangan umalis po sila sa sasakyan because they have to go through the x-ray machine. So yun kasama po dito sa bagong measures namin yon, pati ho yung baggage nila. So lahat po yung mga sinuggest at ni-recommend po ninyo para ho ma-address yung mga issues na ano, nag-issue kami ng bagong security measures po. Kasi ultimo, kanina tinatanong ko kung nakuha niyo yung plate number na sasakyan pumasok. Sabi mo, hindi. Hindi, yun yung isang lapse po ng security guard nung tinanong ho namin siya about this incident. Pero dun po, nandito na sa ano namin, sa bagong security measure na even yung passports ng mga pasahero, dapat sinicheck po yon. So in other words, magkakaroon ng clearing center? Yes, sir. Tulad sa nangyayari sa mga regular passengers? Yes, sir. Okay, very good. Sa pagpasok pa lang ho ito ng gate.
Correct. Kasi bago makapasok, dapat chine-check na sila, kinakapkapan, pinaubad na sapatos, pina-empty yung packets. Tulad ginagawa sa mga regular passengers. Kasi sa ngayon, dati ha, sabi mo, babaguhin na immediately. Diretso-diretso agad sila doon sa aeroplano. Correct, sir. Titingnan nila yung plate number, kukunin yung mga pangalan, and then pwede sila makapasok. So dapat itigil na yan. Yeah, ito nga po, nung nag-issue na kami ng bagong security measures, tapos lahat po ng mga tenants sa loob ng General Aviation Hangar, pinapirma po namin dun sa... Isa pa siguro sa Immigration Modernization Program, siguro Attorney Tiangco, mag-secure kayo ng mga gadget o device na para real-time na malalaman yung mga VIP passengers pag sa ngayon kasi magkakaroon ng changes. So before the changes happens, dapat meron kayong gadget na right there and then mache-check nyo po yung mga passengers. Hindi lang po through tawag kasi ngayon through tawag, telepono ata. Diba? So mag-secure po kayo ng mga bagong technology. Yes, Your Honor. In fact, we are already last month, we have already started the procurement for the mobile counters that we will use. So it can be used also in special flights. Thank you. Mr. Chair, para hindi na sana ikaw magkaroon ng hearing ulit, meron lang akong gustong tanungin kasi na para matapos. Proceed, please proceed. Unang-una, sino yung nag-video nung insidente na yon? Itaas ang kamay. Okay. So maraming salamat. Kasi ito, crucial dito. Ang sinasabi ninyo, hindi lang pito ang nakasakay. Sinasabi nyo ilan siya mang nakasakay na pasahero. Tama ba yon? 8, Your Honor. Ah, so 8. So bali may isang nakalusot. Yes, Your Honor. Paano kayo nakakasiguro na nakalusot yon? Kasi yung sinabmit sa amin na galing dun sa Dubai na clearance form pagland nila, 7 lang yung pasahero, pero sigurado kayong 8 yon? Yes, Your Honor. Immigration? Actually, 7 po yung passenger and then 3 crew po. Bali, 10 po lahat silang nakasakay. Okay. Mr. Chairman, may I ask if the airport has some sort of reciprocity with the Dubai airport to get that information? Kasi yung sa amin, sinubmit lang sa amin eh. Hindi namin alam kung baka fabricated yung dokumento na yon to serve the interest of certain individuals. So maybe if you can get the actual manifest, I don't know if that's what it's called when they land, of that day, para ma-cross-check lang kung talagang 7. Kasi minsan pag madilim, baka nalilito ka na kung ilan yung nakikita nyo. Pero thank you so much for taking that video and for being transparent about it. Bakit kayo nag-video? Anong napansin ninyong anomalya doon? Your Honor, kasi nung kaya kami nag-video, para actually secret po sana yung video na yon. Kaya lang ginawa namin yon para makuha namin yung talagang nangyari. Hindi nga po maganda yung camera ang ginamit namin kaya hindi masyado siyang clear. Okay. Pero bakit mo kinailangan i-video sa loob-loob mo? Kasi actually kaya ninyo nilabas kasi nagtanong na kami, 'di ba? Nagtanong na kami sa media kung ano. So bakit kayo nag-video? Nakita niyo pa parang mali ito ah, i-video ko nga. Anong nag-udyok sa inyo na i-video or is it standard operating procedure? Binigyan po kami ng instruction. Nino? Ng aming pong si Major Tilos po. Sino? Si Major Tilos po. Yung aming direct supervisor po na... Wala siya dito? Katabi ko po siya. Ay, sir, bakit po, Major, bakit po ninyo pinavideo? Good afternoon, Ma'am Chair. Nagbigay po ako ng instruction na mag-video po sila kasi may nag-tip po sa amin ng talagang 12:30 PM na actually po ma'am, ang information na to ay bumalik pa ng February 11 na may nagsumbong na meron pong tinatraffic sa Balagbag ramp. Ang nagbe-message po ay anonymous, wala pong ano, number lang po. So, I made a report on February 11 and first, I sent it through SMS
together with the attached copy of the SMS to Colonel Campo, ma'am, because he is my chief of CUNCR. Nauubusan kami ng oras. Diretso na lang po, sir, kasi meron pa akong katanungan. Yes, pwede. Sir. Then, that is why we video the flight because there is a tip na okay, so may meron yung trafficking. Bago matapos, Mr. Chair, ang tanong ko lamang, meron mga foreigners na hindi nakasakay. Tama? Ano pong ginawa ninyo? Sino-sino po yung mga foreigners na hindi nakasakay, na naiwan? Who are they? Did you take the names of those foreigners? Meron po eh, di ba? Hindi natuloy yung doon sa van. Na yung sasakay sana last minute pero hindi nakasakay. May mga foreigners doon. Yun ang sabi ng PNP. Parang gusto sana pumuslit pero nakita may yung video kaya hindi sumakay. Kaya nga, sino po yung mga foreigners? Mukhang si Mr. Lukban di ata alam. Ha? Sir, mga ano lang send of party lang yun. Wala talagang gusto. Sabi ng PNP, foreigners daw mga yun eh. O, na hindi nakasakay. Wala po kasi ako nung flight pero sabi ng mga tao ko, sir, wala sabi, talaga. Eh, sabi ng mga PNP because they were there on the ground, nakita nila may mga foreigners na hindi nakasakay. Wala po talaga. Ito po ang immigration din naman para mag-testify. Permission of Senator Tulfo. Merong isa, Mr. Xiao Erchen. Mr. Xiao Erchen was not part of the flight manifest. He was issued a certification coming from the Bureau of Immigration last 16 January na nung na-issue yung kanyang certification. Tapos na, nakalipad na. So, sino po ito si Xiao Erchen? Immigration? Nakasama sa manifest. Nakasama siya. Pero yung certification niya na-issue, nakalipad na after 3 days. May I answer, Your Honor? Yes. Xiao Erchen is the former name of the handwritten passenger that was added. It is noted, it's a notation in his passport that his former name is Xiao Erchen. The certification is actually a redundant check that we made on February 16. It's actually a third check to ascertain if really there are no derogatory record of this particular passenger. The passport's name is Xiao Erchen. Iba? The former name, Your Honor. Ah, okay. So we got it. So it's double the verification kayo. Yes, sir. The Xiao Erchen was her former was his former name, which is annotated in his present passport. Okay. Itong naiya, napakaraming mga kalukuhan, mga anomalya na ginagawa nila na nagpalusot. Imagine doon sa holding area or yung pinaka supposedly na bawal pumunta yung mga VIP passengers na sakay lang ng mga private vehicle, yung mga VIP nga. Eh, pero mo napunta doon agad-agad na walang proper inspection, security inspection, hindi ginawa yon. Napaka-delikado. What if, kung gaya na sinasabi ni Senator Tolfo, what if kung mayroong suicide bomber at yung pagdating ng pinakamalaking eroplano tapos babanggain lang yon? Wala. Ang dami sigurong kaswalti. Simbako lang, palayo, di ba? So, marami kasing kalukuhan na ginawa itong NAIA, lalong-lalo na sa mga pagpalusot, itong mga smuggling, itong mga trafficking na involved itong mga NAIA officials. Hindi NAIA officials, kundi itong sa mga security na na-assign sa NAIA na mag-conduct ng security measure sa paliparan natin. Kaso lang, sila mismo ang na-involve. Diba? So, ito naman kanilang isang owner na ugok din na parang hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi at inimbestigahan. Ang pinag-usapan is yung nakalusot. Yung nasa isip niya kay Gargani. Alam mo, Mr. Dapat makinig ka. Para kang out of the blue. Physically present, mentally absent. So, dapat yung mga tauhan mo na although matagal-tagal na itong balitang ito, dapat talaga itong paliparan natin ay isi-safe.
bigyan ng pinaka yung heightened security na ipapatupad. Kaso lang dati ng kay Ninoy na kahit matanda ay nilalagyan ng bala, 'di ba? Nahinto lang yung laglag bala sa panahon ni Digong. At ngayon parang mayroon na naman uli na dumating na laglag bala. So yun ang pinakamasarap ano sa pakin uri kaya murahin dahil sa daming mga incidences na nangyari lalong-lalo na diyan sa X-ray conveyor na yan na yung mga Chinese, mga Thailander ba yon na mga turista ay nawalan ng mga gamit at nakuha pa ngayon, nakuha pa nga ng ano CCTV, nakuha na ng ano video yung ginagawa ng hinayupak na yon, di ba? Napaka ano nakakahiya na hindi tayo lumalaban ng patas dahil gumagawa kayo ng kasamaan eh. Supposedly hindi nyo na yan ginagawa. Ang problema kasi marami kasi siguro, sabi nga ni Sen. Rodolfo, baka nagkaunsihan. Ayun, baka ginawa yung matagal na. Pero since nakaunsihan, kaya pumalag. Pero kung bago pa yon, kailangan nga maano ni Sen. Rodolfo makausap itong kumuha ng video. Buti na nga talaga nakuha ng video unless otherwise patuloy pa rin yung mga trafficking, mga palusot ng mga nasa naiya na yan na in charge sa security measures sa paliparan natin. Kasi napaka ano sensitibong bagay na yan na yung paliparan natin ay hindi safety. Pero mo basta lang makapasok itong mga VIP na passenger na hindi man lang dumaan sa masusing proseso at heightened security measures, di ba? So, sana matigil na yan. I know, pinatigil na yan. Ang ano lang natin, concern natin din talaga nito. Walang VIP ay VIP. Lahat dadaan sa security measures. Lahat ng mga pag-inspeksyon, dadaan lahat. Kahit ma-presidente ka man o ano. Basta dumaan yan sa mga, kahit na si Digong dati. Nagpa-prisking pa nga si Digong dati kahit presidente siya. Walang ano, walang VIP-VIP. Dapat lahat dumaan sa mga security measures. Kasi kung meron tayong VIP at hindi na dumaan sa ano, ay mali yun. Baka ma-jeopardize yung safety ng ating ibang mga passengers na onboard doon sa mga plane na yon, di ba? Guys, kung kayo po'y bago lang sa ating channel, maaari ko po sana maimitahan ka. Ayun na, masubscribe ang ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po. Ingat po kayo palagi. Mahalin natin ating bansang Pilipinas.